Perfect. Magandang araw po ulit. Kung ngayong weekend, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isang uri ng organic insecticide na pwedeng gamitin sa lahat ng uri ng mga pananim. Ito ay mabisa na pamatay o pangkaboy sa lahat ng uri ng mga insekto na pwedeng makapinsala sa ating mga pananim sa garden or sa ating mga farm, mga taniman. Ang organic insecticide na ito, mga ka-perfects, ay tinatawag na oriental herbal nutrients or OHN. O isang paggawa nito, mga ka-perfect, ay kailangan natin na mga sangkap na ito. Ang bawang, sibuyas, siling labuyo. Kailangan rin natin ng luya, molasses, or pwedeng gawing substitute yung brown sugar. Then yung last natin na ingredients ay cooking oil. O kahit anong klase na cooking oil pwede natin gamitin. Basta yung bago lang ha, huwag yung used. Ang paggawa natin nito, mga ka-perfect, una, kailangan lang natin na mga ingredients natin, kailangan natin gayatin. Tayo doon sa maghiwa doon sa last ingredients natin, mga ka-perfect. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at paki-like na rin yung ating video, at kung maaari paki-share na rin. So muli, yung last ingredients natin na hiwain is yung sili. Lang rin natin dito.
topic. So, nagayat na natin lahat. Ang next step natin is hahaluin natin ito. Kung meron kayong almeris sa inyo, mas maganda yung almeris gamitin natin para mapigat siya, mapigat siya. Okay, so mga perfects yan, no? So nagkakatas-katas na siya. Ngayon, ang gagawin natin, sa mga nagtatanong pala dyan kung gaano karami ng bawang, gaano karami ng sibuyas, sili at luya yung kailangan. No, actually, walang exact na proportion ng dami. Ano lang importante is magayat siya. Then, from there, pag pinagsama-sama na yan, yung apat na yon, yun na kailangan natin na sukatin. Kasi kung gaano karami nito, kabigat ng pinagsama-sama nating apat na ingredients, ganun din kadami or ganun din yung bigat na kailangan nating ihalo na molasses or brown sugar kung walang available na molasses sa inyo. So, sa akin kasi medyo pang ilang beses ko na kasi itong ginagawa. So, tansyahan na lang yung ginagamit ko. Hindi na ako nagtitimbang. So, ito yung molasses ko. Ihalo ko na ito dito. Okay, so, ayan mga ka-perfect. Next na gagawin na natin is haluin natin yan. Okay, ayan ang mga ka-perfect. So, nahalo na natin. Ngayon yung susunod natin na step is haluan na natin yan ang isang kutsarang cooking oil. Haluin natin ulit para ma-mix na maayos yung lahat ng ingredients natin. Tapos na tayo mag-mix ng ating mga ingredients. Ang last step natin nito is tatakpan natin. Tatakpan natin mga ka-perfect. Tulad ng ibang mga organic na concoction natin na ginawa natin, yung fermented plant juice, fermented fruit juice, at saka yung fish amino acid, yung sa calcium rich fertilizer natin na galing sa ano, sa balat ng mga itlog. So idadaan rin natin to sa fermentation process. So kailangan i-buro natin for at least 7 days. So sa pagbuburo mga ka-perfect, importante na hindi siya nasisikatan ng direct sunlight and hindi rin siya nagagalaw-galaw. So, na dapat nandun lang siya sa isang sulok na least access ng tao o mga pits natin para hindi siya matumba o kumalat. Siyempre doon sa isang lugar din na malinis para maiwasan yung mga pasok ng mga bakterya yung ano natin, yung
solution. At isa sa mga pinaka-importanting reminders, pag gagawa tayo ng mga organic concoction is dapat lahat ng equipment or tools na gagamitin natin dapat malinis. So, yan mga ka-perfects, buburo muna natin. Muli, maraming salamat sa mga subscriber natin, sa patuloy na pag-suporta nyo sa aking channel. Dahil, well, konti-unti, dumadami na yung mga subscribers natin. So, sana tuloy-tuloy lang po yung inyong panonood ng aking mga video at pag-share para mas marami pa po yung makapanood at makapag-share tayo ng kaalaman tungkol sa organic gardening or organic farming sa mas marami pang mga kababayan natin. So muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan, please huwag kakalimutang mag-subscribe at paki-click na rin yung notification bell para ma-notify po kayo every time na mag-upload tayo ng bagong video. So yun lang muna mga ka-perfect, update na lang natin ulit sa time na i-harvest na natin itong ginawa natin na Oriental Herbal Nutrients, OHN, na isang mabisang pamatay or pantaboy ng mga insekto sa ating mga garden, mga taniman, or farm. So, yun lang muna mga ka-perfect. See you sa next update natin. Hello mga ka-perfect. Magandang hapon. So, ngayon i-harvest na natin yung ginawa natin na OHN or Oriental Herbal Nutrients. Successful naman yung ano natin, yung ginawa natin. Kasi kung nasira to, na-contaminate siya, napasokan siya ng bacteria, mababaho to or magkakaamag dyan sa loob. So para malinis yung gawa natin. Ang gagawin natin natin, sasarin na natin to dito sa lagayan natin. Tapos ito mga ka-perfect yung sapal, pwede natin ito ihalo doon sa compost na ginagawa natin. Okay, so ito na yung harvest natin. Siguro nasa almost 200 na rin ito, 200 ml. Medyo matagal-tagal na itong gamitin kasi ang application lang naman ito is once a week. Tapos ang ratio ng paggamit natin is 1 liter na tubig tapos isa or dalawang kutsara lang ng Oriental Herbal Nutrients na solution natin. So maya-maya na ang konti, mga 5:30 mag-actual application tayo. Ang laman nito is 1 liter na tubig. So isang important reminder, yung gagamitin natin na tubig mga ka-perfect is dapat yung non-chlorinated or walang chlorine. So kung galing sa nawasa yan or sa grifo, kailangan pasingawin muna ng at least 8 hours. So kasi pagka may chlorine yung tubig na gagamitin natin, mamamatay yung mga nutrients na kinulture natin dyan sa organic concoction na ginawa natin. So, isang liter ang ilalagay natin is dalawang kutsara na OHN. Haluin lang natin. So, ito mga kagarden, pwede natin ito i-apply
kahit wala pa tayong nakikita na mga hindi pa nasisira yung mga halaman natin ng insekto. Sabi nga, prevention is better than cure. So, applyan na natin. Once a week, okay na yun. Once a week na application. Para lang prevention. Okay, so, ayan, takpan natin. Then, bumbahin natin. Para magkaroon ng pressure yung sprayer natin. Okay. Yan mga ka-perfect, sana may na-share ang ito na bagong kalaman sa inyo. Again, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, huwag kakalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. So yun, maraming salamat sa inyong support. Be blessed mga kapatid. Shalawang.